Magandang araw mga ka-painters. Ang ngayon po ang gagawin po natin, mag-repaint po tayo ng half court. Yan po, ito po yung pinaka-flooring niya. I-repaint po natin siya mga ka-painters. Pero bago natin siya i-repaint, linisin natin siya na mabuti. Kasi po nasa labas po itong court na to, kaya sobrang dami po talagang alikabok. Kaya bago tayo mag-repaint, tandaan lagi natin na kailangan linisin natin ng mabuti bago tayo magpintura ulit. Yan, malinis na po mga ka-painters. Pwede na po tayo mag epoxy primer. Ang ginamit natin epoxy primer dyan, itong gilder na epoxy primer na kulay gray. Yan mga ka-painters, bago natin i-apply sa flooring, haluin po natin siya ng mabuti para yun nasa idalim po niya, mahalo siya at lumabas talaga yung pinakakulay ng epoxy primer. Yan po mga ka-painters, nagsisimula na po tayo magpahid ng epoxy primer. Sa pagtitimpla ng epoxy primer, mapapanood niyo po yan doon sa aking mga vlog. Nandun po yung paraan ng pagtitimpla ng epoxy primer. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ng aking YouTube channel, please subscribe Gary Construct TV para update kayo sa mga bagong video ko na nilalabas about painting works, mga basic knowledge sa mga construction technique po mga ka-painters. Shout out po pala sa mga grupo ko sa Pro Painters, sa kasasamahan ng talentadong pintor. Mabuhay po tayong lahat mga ka-painters. Ito po mga ka-painters, nagsisimula na po tayong magpahid ng epoxy primer. Na nakikita niyo naman po kung bakit hindi ko po dinadamay yung mga guhit. Bali kasi po, may gagawin po tayo yung technique para hindi na tayo magguguhit po ulit mga ka-painters, para mabilis yung trabaho, para kung ano yung guhit dati, yun pa rin po yung guhit na gagamitin natin dito sa court na ginagawa natin mga ka-painters. Yan, kasama po natin yung ating partner na si Nick Ariarte. Nagpa-primer din po siya, katulong po natin sa pag-repaint ng basketball court. Yan po mga ka-painters, tapos na po tayo mag-primer. Yan, 2 coat po yung ginawa natin dyan ng epoxy primer mga ka-painters. Papatuyuin po natin siya siguro almost 8 hours bago tayo magta-top coat. Ito po pala yung gagamitin natin na pang top coat mga ka-painter sa flooring. Ito po ang acrylic floor coating. Bali, ito po yung kulay niya, yung crystal blue. Yan mga ka-painters, crystal blue po yung ipapahid natin dito sa flooring ng court na ginagawa natin. Yan. Pero bago ang lahat, kakatingan po natin siya. Yan po, sinasabi ko po sa inyo. Yan. Kakatingan lang po natin yung guhit na dati nang nalagay dito sa flooring, para hindi na po tayo guguhit ulit ng panibagong guhit, para mas mabilis po yung trabaho ang gagawin natin. Yan po mga ka-painters, magkakating na po tayo ng kulay na crystal blue para pag nagpagulong tayo, puro pagulong lang po ang gagawin natin, hindi na po tayo magkakating, para wala na po sa gabal mga ka-painters. Yan, nakapagkating na tayo dyan. Yan po mga ka-painters. Bali, 2 coat din po yung gagawin natin na cutting dito mga ka-painters. Kasi 2 coat din yung ang pag-a-apply natin ng acrylic dito sa flooring. Yan po mga ka-painters, nagsisimula na po tayo mag-apply gamit ang baby roller na cotton sa pag-a-apply ng acrylic floor coating na crystal blue. Yan po, napakaganda po ng kulay siya, ng kulay niya, masarap po sa mata mga ka-painters. Yan, bali 2 coat din po ang gagawin natin dito mga ka-painters, para mas makapal. Bali 2 coat na epoxy primer, 2 coat din po na acrylic floor coating. Yan mga ka-painters, subok na po sa mga ganitong gawain. Kapag nag-floor coating po kayo, subok na po namin yung Davis Acrylic. Kaya sa mga gusto pong mag-DIY, ito po yung gamitin nyo mga ka-painters, yung Davis Acrylic floor coating. Yan po, talagang napakatibay po yan sa mga court, sa mga parking lot, sa mga
sa mga office na gusto na hindi nakatalis, gusto na nakapintura lang po. Yan po yung gamitin po natin ng mga ka-painters, ang acrylics. Yan po mga ka-painters, tapos na po yung first coating natin. Yan. Ayun o, napakaganda po. Yung sakit na po yun, kulay yellow po yun. Yung pinaka-printer niya, kulay yellow po inalagay natin doon mga ka-painters. Yun, napakaganda na po mga ka-painters. Buo na po siya. Yan. Patuyuin po natin saka tayo mag-ano, magsi-second coat. Ito po, tuyuin na po siya tapos magsi-second coat na po tayo. Ay, ito pong ano, ito pong acrylics. Mali lang po siya mutuyo, siguro mga 2 hours pwede niya siyang patungan ulit. Basta mainit na mainit. Basta mainit lang po yung ano, yung pinapinturahan nyo. Basta mainit lang yung lugar para mas mabilis siya matuyo, saka pakakapag-doble po kayo kagad. Ongoing na po tayo sa second coat mga ka-painters. Yan. At saka sa mga hindi pa po nakapag-follow ng aking ng FB account, sa aking FB page, please follow Gary Construct Painters po. Doon nyo rin po makikita yung mga ginagawa kong project. Sa mga gusto po magpagawa sa amin, pwede niyo po ako message sa aking FB page or FB account, Gary Construct Painters po. Or pwede niyo po ako message sa aking number 0905-167-6015 para po mapag-usapan natin yung mga project na ipapagawa nyo. Yan. Maraming po salamat sa mga sumusuporta sa akin, lalo na yung mga kapwa ating pintor, mga ka-painters. Yun, second coat na po tayo mga ka-painters. Napakaganda po talaga ng acrylics. Pag talaga ang acrylics ang gamit natin, wala po tayong talo. Durable po talaga na makintab at matibay na matibay po ang floor coating natin mga ka-painters. Yun, napakaganda po talaga. Yun po mga ka-painters, tapos na po yung ating second coating. Yan po, tuyo na po siya, lalakaran na po natin siya. Yung kasama po natin na yan, nagkakating na po ng kulay yellow. Acrylic steam po yung ginamit yan mga ka-painters. Yan o. Yan po, acrylic steam po yan, nagkakating na po siya. Itong gitna, kulay dilaw po yan eh. Bali yung acrylic po na ginamit dyan, yan po yung marking yellow po ng acrylic Davis floor coating. Marking yellow po yung pinaka variant po niya mga ka-painters. Yan. Yan o, nakatingin na po siya ng buo. Bali, papagulungan na lang natin siya mga ka-painters ulit. Yan. Ready po, pagulong po siya. 2 coating po yung pagkakating niyan para same na same at mas makapal po. Mas makapal at mas matibay. Ito po mga ka-painters, nagpapagulong na po tayo ng acrylic marking yellow. Yun. Smooth na smooth. Napakaganda ng combination. Blue saka yellow. Yan. Sa mga gusto po magpaano, magpapintura ng basketball court nila, message nyo lang po ako mga ka-painters. Yun. Bali, 2 coat po yung gagamitin natin dyan. Yan po mga ka-painters ha. Sa mga gagamit po ng acrylics, kapag kayo magpo-floor coating, tandaan po lang lagi natin, haluin lang natin siya ng mabuti. Kasi yung acrylics po, kapag binuksan po natin yung bagong bukas, bali, nasa ilalim po yung pinakakulay niya. Mapapansin niyo po, kulay puti po yung pinakataas, kaya haluin natin siya ng mabuti mga ka-painters. Ito po mga ka-painters, okay na po. Finished product po siya mga ka-painters. Bali, naka-2 coat po tayo dyan. 2 coat na epoxy primer, 2 coat na crystal blue, saka 2 coat na marking yellow mga ka-painters. Yan na po yung pinaka-finish output po niya. Napakaganda po, napakaganda ng combination ng kulay blue saka yung kulay yellow. Yan. Basta kung kailangan kung kayo gagawa ng floor coating,
ang gamitin nyo po ay Davies Acrylics. Maraming maraming salamat po mga ka-painters.